Sumo ganda nga rin kabali sa video na ito eh, meron tayong tinaway po eh, magsasaya lang tayo, this is just for fun kabola. Kasi if you remember, we heard po a rumor, di ba, sa Facebook kabola about trade down nitong si Jun Marbajardo, and of course nirefute na po yan ni Snow Bad Boy. So mag-enjoy lang tayo, wherein actually we will tackle all the teams and I will provide the fairest offer that they can tell San Miguel Beermen for Jun Marbajardo. So may hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So simple lang ito, again ha, explain lang natin. First, Fajardo, I do believe is still the best player in the league. He's still the number one guy kabola, parang LeBron James halimbawa po ng NBA kabola. So now ang titignan lang natin dito, ano yung fairest offer, kumbaga pinaka fair po na offer o pinaka minimum na i-offer ng bawat teams po kabola para makuha si Fajardo. So we'll start with Terra Firma, Northport, Atrin, or Shine. So sa Terra Firma po, ang nilagay ko dito is Isaac Go, Javi Gomez de Liano, 2023 first, number 1 pick, 2024 first, 2025 first, 2026 first, kabola, for Junmar Fajardo. Of course, this is in a way recognizing na pag nakuha mo na kasi yung Fajardo kabola, contender ka na agad sa playoffs. Agad-agad yan sa playoffs. Pag yan, nabigyan mo kahit dalawa lang siguro na starting caliber kabola, contender ka na bari sa semis. No, kung na pag sama-sama mo or apat na starting caliber player yung kasama ni Fajardo, contender ka na bari sa finals. Now, meron ka pang isang superstar kabola plus 3 starting caliber, contender ka na to win the championship. Ganyan po katindi yung isang Junmar Fajardo kabola, yung kaya niyang ibigay po sa isang. Kaya kung ako sa Terra Firma, of course, they will want to contend. Of course, ang bibigyan nila sa mga bata, nandiyan si Isaac Go, Javi, and then that number one pick of the upcoming draft, kabola. So of course, si Go is the biggest name there. Although hindi maganda yung kanya pong rookie season, I still think that he can cover around 20% po ng value ni Fajardo. And simply, limang Isaac Go ang kapantay ng isang Junmar Fajardo. Yan po yung nasa atin pong assessment, kabola. And then that number one pick, I do believe, can cover the 33% value of Junmar Fajardo. In short, in our eyes, tatlong number one pick ng ganitong potential po na draft. So again, we are looking at this upcoming draft talaga to be very deep and to be very good at the top kabola. Yun po katumba si Fajardo. Then, yung iba pong mga parts niyan, yan na yung pang kompleto. Dito po sa trade pa siya tinitingnan natin from Terra Firma. Sa Northport, Batang Pier naman kabola, I will go with number 5 pick, Robert Bolick, Troy Reich, Arwin Santos, 2024 first kabola. So, let's start with the big name na nilagay natin dito. And that's, of course, Robert Bolick, di ba? So, si Robert Bolick is also a consistent MVP candidate kabola. Si Fajardo nga lang nanalo. Si Bolick hanggang kandida sila. Pero still though, mas bata kasi si Bolick. Ang pinapakita naman talaga niya that he is on a different level kabola. So sa palagay ko, 55% ang value ni Bolick or ang kayang i-cover po ni Bolick sa value po ni Fajardo. In short, kumbaga kung dalawang Bolick na player po yung trade nila sa San Miguel Beermen, panalo na doon agad-agad ang San Miguel. Parang ganoon yung pa sa paningin natin. Kasi iba rin talaga yung level ng play na nararating po ni Robert Bolick sa paningin po natin. And that number 5 pick can cover around 24%. Then, kompletuhin na ni Reich ni Santos ang 2024 first po. Yung iba pa po kailangan for it to make a fair trade. Lastly, Rain or Shine. Actually, ito yung pinakamahirap. They currently handle the number 3 and number 4 pick. Kaya nandito po siya sa trade offer. Gian Mamuyak, the promising guard of Ateneo. Santi Santillan, the promising forward of De La Salle. Bo Belgrande, the 2024 first kabola. So again, we are very, 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 very excited about this upcoming draft. And I think that number 3 and number 4 pick is very valuable kabola. Kaya naman sa paningin natin, those two picks can already cover the 55% of the value of a Fajardo. So yan po yung sa paningin natin kabola. Kasi sa paningin ko, yung number 3 and number 4 pick, kumbaga, ang katumbas ito nasa level ni BGR o Brandon Ganuelas Roser na klase po ng prospect pwedeng available pa dito or even better. Then I have Gian Mamuyak and Santi Santillan po to cover the other 30%, and then yung mga iba pa pong parts kukompletuhin na ni Belga and then ito 2024 first kabola. So dito po sa mga packages nito, anong paborito mo? Again ha, this is just for fun. No, I'm not saying that this is actually a trade rumor or what. So ina-assess lang natin para ipakita ko lang din kabola talaga kung gaano ko po kataas na tinitingnan yung isang impact ng isang Junmar
bahar doon ako ba? So, anong paborito mo dito? Comment na po sa baba.